Isang mapagpalang araw po sa bawat isa po sa atin. Amen. Praise God. Pwede po ba may isa papalakpakan po natin ang Panginoon? We would just like to welcome each and every one of you po sa atin pong gawain, sa ating worship service ngayon pong araw po na ito. And today, dadako na po tayo sa salita ng Panginoon. But before that, let's all close our eyes and bow down the heads and let us pray. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw po na ito na yung binigay sa bawat isa po sa amin. Patuloy mo pong buksan ang aming mga puso. O God, sasabihin mo, maintindihan namin ang iyong salita ngayong araw po na ito. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po sa amin. Maintindihan namin, O God, ang nais mo sa amin po mga buhay. We thank you so much and we carefully bring back to you all the glory and honor sa pangalan ni Jesus at ang lahat ng anak ng Diyos sa lugar po na ito. Magsabi ng Amen and Amen. Pwede po bang pinaka-the best pa na palakpak para sa Panginoon? Praise God. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa atin pong usapin at series na pinamagatan po nating Psalm 23. At sino po dito talaga namang na-enjoy natin, nahihimay po natin ang salita ng Panginoon magmula bawat talata from verse 1 up until verse 4. At atin po itong i-memorize, no? Simulan po natin i-memorize. Pwede po ba natin i-flash sa ating screen at sabay-sabay po natin basahin na malakas? 1, 2, ready, begin. The Lord is my shepherd. I have everything I need. He makes me lie down in green pasture. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the right path for His name's sake. And verse 4 po, sabay-sabay natin basahin. Even when I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for You are with me. Next po, ating po pag-usapan ngayong week, Your rod and Your staff comfort me. At pag-uusapan po natin yan, bagamat very short sentence po, but ano po ang kahalagahan nitong rod and staff that will comfort us today, from this day forward up until the very ends of our lives. Ang title po ng ating po pag-uusapan ay pinamagatan po nating Secured in the Midst of Insecurities. Secured in the Midst of Insecurities. Now, pag-usapan po natin itong passage po na atin pong hihimayin, na sabi po doon, Your rod and your staff, they comfort me. Ano pong ibig sabihin po nito? Papaano itong dalawa po na ito, itong rod at itong staff po na ito, ay magbibigay ng comfort sa bawat isa po sa atin? Now, take note. I want us all to take note that ito pong bagay na ito, yung rod and yung staff na pinertain po sa Bible, ito po yung tools na ginagamit po ng isang shepherd. So, hindi ko po alam kung nakakita na po kayo ng rod ay ng staff, pero itong dalawang tool po na ito ay, kumbaga, tinaguri ang ancient tool in the old times, not just, of course, in the Bible, but the history itself, ginagamit po ito. Now, ano pong pinagkaiba ng rod at ng staff? So, paghihimayin po natin yan, una po, makikita natin, maaring hindi pa ninyo nakikita itong rod at ang staff. Nakita na po ba kayo ng rod and staff? Hindi pa. Hindi pa po, no? So, papakita ko po sa inyo yung picture mamaya para mas maintindihan natin yung kahalagahan po nito. Now, pag sinabi pong rod, ang ibig sabihin po ng rod, it is a tool for guarding and protecting. Ano nga po ulit yun? Guarding and protecting. Now, ayan po yung picture ng rod. Mas, kumbaga, yung ilan po sa atin, mas familiar tayo sa staff, pero itong rod ay ginagamit po pang protekta sa lahat ng mga sheep. Now, take note po, ang mga sheep ay defenseless. Hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Kapag nandun na po sila sa bingit ng panganib o ng kapahamakan, hindi nila kayang protektahan ang kanilang mga sarili. So, ang trabaho po ng shepherd ay gamitin itong rod na ito, ginagamit niya itong tool na ito para gwardyahan, protektahan yung bawat gusto or animal or kahit na anong pamanganib ang gusto pong magpahamak sa mga sheep na ito. Halimbawa, may leon, gagamitin ng shepherd yung rod niya pampalo ng leon. So ano pa, pwede niyang ipangsundot ito or pwede niyang pamprotekta sa sheep po na ito. Now, pag sinabi pong staff, ang kaibahan ng staff sa rod, ang staff naman po ay ginagamit ng isang shepherd para mag-guide. So, kita po natin yung pagkakaiba. Yung rod ay ginagamit pang protekta, while yung staff ay ginagamit pang guide doon sa sheep. Okay? Ano pa po? Hindi lang siya ginagamit pang guide,
pero ginagamit din po siyang as tool for directing. Nakikita po natin may hook po diyan na magsusungkit. Okay, kapag ka meron pong sheep na naliligaw or nawawala, halimbawa ito yung sheep or yung herd ng sheep, merong isa lang po doon, isa, dalawa, tatlo, na lumayo po doon sa herd na yon. Ang gagawin po ng shepherd, gagamitin niya itong staff na ito para sungkitin yung sheep na nawawala. So, nagigets po natin. Sino po dito naniniwala na pinapertain din po sa Bible in our generation? Pastora, anong kahalagahan nito sa buhay ko ngayon? Do you consider yourself in the Bible po? Kino-considered in the Bible na pag sinabi pong sheep, it also pertains as people or God's people. Amen po ba? May kausap po ba ako ngayong araw po na ito? So, ibig sabihin, ginagamit yung rod and even yung staff for recovering ng mga sheep po na ito. Maaring sa buhay po natin, hindi ko po alam kung ano mga dinaanan ng mga paa po na yan. Pwede bang tignan niyo yung paa po ng katabi po ninyo ngayong oras na ito? Mukha po bang marami ng napuntahang lugar yan? Marami nang nalakaran yung paa na ito na hindi alam ng mga tao na sa paligid natin. Ang dami nang napuntahan, nakasuluk-sulukan, kadilim-diliman ng lugar na napuntahan natin. But once that the sheep has been lost, ang trabaho po ng shepherd ay gamitin itong mga tools na ito para mag-comfort doon sa sheep. Now, ano pong kahalagahan ito sa atin? Metaphor speaking po, ang ibig sabihin po ng rod, it represents, kung ginagamit po ang rod ng shepherd para po pang guard and pang protect, ang ibig sabihin po nito, it represents, okay, in our lives, it means power, it represents power and authority. So itong rod po na ito ay ginagamit, kung ano pa man po yun, ginagamit siya with authority. Now, take note po ah. Itong dalawang tool po na ito ay hindi lang po in the Bible or in the Book of Psalms nang ginagamit. But even in the ancient time, in the Egyptian times, ginagamit na rin po itong rod and staff po na ito. Doon sa unang picture na ipapakita ko po sa inyo, ayan po, ano po napansin nyo doon sa Egyptian hieroglyphic po na yan? Ano po ang pinapakita? Yung rod or yung staff? Yung staff. So, ibig sabihin, even in the Egypt times, ginagamit na po ito. Now, hindi lang po yun, even yung mga may authority, matataas ang posisyon, ginagamit nila hindi lang ang staff, hindi lang ang rod, pero sabay na ginagamit representation ng power and authority. Makikita po natin dyan, pinagsama yung rod and even yung staff. Ano pong ibig sabihin nito? Kailangan naka-well-integrated na parehas na tools ginagamit even in their old times as they govern that place. So, ibig sabihin po, ngayon, kung babalikan po natin yung rod, ano ang trabaho nito sa ating mga buhay? Naniniwala po ba kayo that God wants to show His authority in a way na hindi po tayo mapahamak? Totoo po ba yun? May mga times sa buhay po natin na aminin naman natin sa hindi, may gusto po tayong gawin sa buhay natin ng tayo lang. But God, in His authority, He wants to use His power and authority hindi para pagalitan tayo, hindi para pahiyain tayo, pero naniniwala po ba kayo ginagamit ni Lord yung authority niya sa ating mga buhay para ituwid tayo? Amen po ba? Totoo po ba? Taas nga po ang kamay ng mga magulang sa oras po na ito. Totoo po ba na ako, hindi pa po kasi ako magulang, kaya ikakayo ko po kayo. Totoo po ba ayaw niyong lumaki yung inyong mga anak na spoiled? Totoo po ba? Bakit? Ano po kayang mangyayari kapag pinalaki natin ang ating mga anak na nasusunod lagi ang gusto nila? Ano po kayang mangyayari? Sige po. Makakasanayan. Ano pa po? Mapapahamak sooner or later dahil gusto niyang gawin yung gusto niyang gawin na sa tingin niyang tama. Totoo po ba yun? Malaki ang chance, malaki ang posibilidad na mapahamak yung anak. Totoo po ba yun? At hindi lang po yun, ha? Kapag may mga times na maaari siguro nasa isip ng magulang, huwag ko na nga lang i-correcto. Huwag ko na nga lang ituwid to. Hayaan mo kung ano gusto niyang gawin. Hayaan mo mapahamak. Kapag may times na kunyari sooner or later gusto na natin silang i-correct sa mga magulang po ah, gusto na natin sila i-correct, ano po mangyayari? Totoo po ba hindi na sila makikinig? Totoo po ba yon? Ang gagawin na lang ng magulang, sige gawin mo kung ano gusto mong gawin, to-tolerate na lang kita, gawin mo, kung mapahamak ay di mapahamak ka. Pero alam niyo po, ang Panginoon hindi po ganun si Lord. Amen po ba? Hindi niya tayo ito-tolerate at ayaw ng Diyos
Dahil ayaw ng Diyos na mapahamak ka at malagay ka sa bingit ng kamatayan, just like a ship who is defenseless, ang gagawin ni Lord sa atin, itutuwid niya tayo. Gagamitan niya tayo ng rod. Totoo po ba yun? Kung mahal natin ng tao, halimbawa kung magulang ka, kung mahal mo yung anak mo, totoo ba yun? Hindi sa lahat ng pagkakataon, kailangan mong pagbigyan ng gusto niya. Dahil alam ng magulang, most of the times, kung ano ang mas makabubuti para sa kanyang anak. Amen po ba? So, ganun din po ang Lord sa ating pong mga buhay. May the best plan siya sa ating pong mga buhay. Kaya lang, for us, like a ship, gugustuhin natin yung gusto natin gawin sa buhay natin. Totoo po ba yun? And because we know that this is maari ito yung the best para sa atin, ang gagawin ni Lord, gagamitan niya tayo ng rod. Sabi nga po natin, rod, para ituwid tayo. Now, take note, ha? Na ginagamitan tayo ng kapangyarihan ng authority ng Lord para hindi tayo pahiyain. Kung may pagtutuwid na nangyayari po sa ating mga buhay, alam niyo po ang dahilan ay dahil mahal po tayo ng Diyos. Amen po ba doon? Ayaw niya na mapahamak tayo. Kagaya ng pagmamahal ng isang tao, totoo po ba yun? Kung talagang mahal natin yung tao, sasabihan natin siya kapag malinis. Totoo po ba? Kasi bakit? Ayaw nating dumating sa point na pagsisihan niya yung ginawa niya sa buhay niya. At ganun din po ang Panginoon, sabi ng Lord, kung kinakailangan gamitan kita ng rod para umayos ang buhay mo, tumuwid ang buhay mo, aayusan natin yan. It is for your own protection. Amen. Now, of course, hindi lang po puro rod ang ginagamit ni Lord. Of course, para makita natin that He loves us so much. Kasi kapag puro rod, totoo po ba yun kahit sa mga magulang, sa mga anak na naririto, pag puro rod, pag puro authority, may mga times, totoo naman, pag nasobra ng authority, mapifeel natin hindi na tayo mahal ng tao. Which is true. Kaya sasabayan natin, dalawa yan eh, laging dalawa. Rod and ano po yung pangalawa? Staff. So the staff represents, kung ang rod ay nagre-represent ng power and ng authority, ang staff nire-represent niya is yung care and compassion. Wow! Hindi ka lang gagamitin ng authority ng Panginoon, pero ipapakita ni Lord sa'yo na ang dahilan para ma-comfort ka at maituwid ka, para maayos ang buhay ng bawat isa sa atin, is that He will show His care and compassion to each and every one of us. At salamat sa Panginoon. Bakit? Kasi, though, may mga iba't iba po tayong karanasan papaano tayo disiplinahin ng ating pong mga magulang. Pero ang Diyos, kinoconsidered siya as greatest shepherd of all times. Naalala ko po noon, nung bata po ako, hindi ko po alam, sino dito nung bata po kayo, naranasan niyo ng mapalo ng magulang? meron po ba? Ay, kahit din po ako, no? Nung bata po ako, naranasan ko din po mapalo ng magulang ko. At hindi ko po kinakahiya yun. Bakit? Kasi part yun ng pagdidisiplina sa akin ng aking magulang. Halimbawa, lalo po kung hindi niyo po nakikilala si Pastor, ang aking pong tatay ay strict talaga naman. Loving yet strict. Kumbaga sa mga tatay, konti lang ang salita. Doon sa mga nanay, hindi ko naman inaano, no? Dinedesecrate. Pero ang nanay, madaming salita, pero doon niya pinapakita yung pagmamahal niya sa'yo. Pero ang tatay, short. Totoo, which is totoo po ba? Konti lang ang salita, pero manginginig ka sa takot. Totoo po ba? So, bata pa po ako noon, naalala ko noon, grade 6 po ako, ang mga kaklase, kung malaki na po ako, mag-high school na po ako noon. Dahil may curfew po ako, hindi po ako agad-agad nakakalabas ng bahay. O kung malalabas man ako ng bahay, lagi po akong may kasama or chaperon. Lagi yun. Magpasama ka sa pinsan mo. Lalabas ka, magpasama ka kaganito. Magpasama ka kaganyan. Yung ganun po ako, kumbaga pinalaki, kailangan laging may nagiging accountable sa akin. So may curfew. Kailangan alas 3, alas 4. Nandun na po ako sa bahay. Nagkaayaan ng kay mga kaibigan na kaklasiko. Nag-aaral pa po ako nun sa Marilao And malapit lang SM Marilao. So ginawa ko po, sige, saglit lang naman, di ba? Gumana na kayo, saglit lang naman. Sige, sama ko, tricycle po kami, no? Kakabog-kabog pa yung puso ko. Kasi alam ko sarili ko na may kailangan akong sundin sa tatay ko. Pero ang ginawa ko pa rin kung anong gusto ko. So to make the long story short po, pumunta ako SM Marilao. Alam mo, nabot po ako ng alas 6. Nakapit po ako ng alas 6, pag-uwi ko po sa bahay, nakahanda na, kalabas na, nilalabas na yung belt. Pagkalabas na gano'n na belt, pasok ako sa kwarto. Sabi sa akin, saan ka galing? Yun lang po yung salita, pero nanginginig na po ako sa takot. Saan ka galing? Sabi ko,
SM Marilaw po. Sino kasama mo? Bakit ka pumunta doon? Eh, kasi po, pupunta yung mga classmate ko. Ako lang yung hindi kasama. Di sumama na po ko. Ah, sabi na, may usapan tayo, di ba? Magpapaalam ka. Kung magpapaalam ka, may usapan eh. Which is, it is a agree. At nag-agree ka. Ngayon, ginawa po sa akin, no? harap ka sa wall. Face the wall, eh, no? Parang amon eh. Face the wall po ako. Eh, buti sana kung face the wall lang. Nilabas na po yung belt, oh. Tapos may, ano, tawag dito, ayan na. Papaluin kita, isa lang. Ginawa po ako, pinalo po ako. Pak! Ah, sabi ko, aray ko! Siyempre, masakit naman po talaga, di ba? Mapapalo ko sa puwet ng sinturon. Pero isa lang po niya ginawa, no? Of course, masama pa rin kapag sobra. Isa lang po niya ginawa. Alam niyo kung bakit isa lang? Tanong niyo po ako bakit. Para maalala ko at matutunan ko yung pagkakamali at hindi ko pagsunod na nagawa. Niremind niya po ako eh, bilang magulang. Sabi niya sa akin, naaalala ko po lagi, isang palo lang ang gagawin ko sa'yo. Salita muna. Then, kapag hindi nadaan sa salita, totoo po ba yun? Dadaan na sa palo. Ngayon, sabi niya sa akin, isang palo lang. Kasi bakit? Para magtanda ka. Totoo po ba yun? At may mga times sa buhay din po natin, kinakailangan din ng sometimes pagpapalo. And kagaya po last week, pinag-usapan natin yung valleys. And there are times na inaalaw po tayo ni Lord dumaan sa valleys. Kaya lang, there are also times, tingin po kayo sa akin, totoo po ba? Na kaya, may mga times na inaalaw tayo ni Lord sa problema. Yun talaga namang unexpected na problema na nangyari sa ating mga buhay. Kaya lang, ito, tingin po kayo sa akin. Totoo po ba na meron ding mga problema na nag-a-arise dahil sa hindi natin pagsunod? Totoo po ba yun? Dahil sa paglayo natin sa Panginoon? Totoo po ba? At maniwala po kayo sa akin, the more na lumalayo tayo sa Panginoon, the more na problema ang nakaabang po sa atin, bingit ng danger sa ating pong mga buhay. At kaya si Lord, gumagamit siya ng rod. And pangalawa, care and compassion. Hindi para pahiyain tayo sa ating sitwasyon, pero kapag dumating yung time na, hindi ko po sinasabi na ang buhay Kristiyano natin will be a smooth sailing journey ng ating mga buhay. Hindi po eh. May mga pagkakataon talaga, may highs and lows, may mga time na gusto nating masunod sa gusto nating gawin sa ating pong mga buhay. Totoo po ba? Kaya gagamitan tayo ni Lord ng rod and even ng staff. And that staff will represent His care for us, His compassion to us. Sabi po in Hebrews chapter 13, verse 20, Jesus Himself is considered as the great shepherd of the sheep. Kung meron man tayong earthly fathers and mothers na maaaring hindi na balance yung rod and yung staff, maaaring na sobrahan sa staff, nagkulang sa rod. Yung iba naman na sobrahan sa rod, nagkulang sa staff. Pero si Lord hindi, lagi niyang ibabalance. Kailangan lagi magkasama ang rod at staff para maramdaman natin na itinutuwid tayo ni Lord sa ating mga buhay ay dahil mahal po tayo ng Diyos. Amen po ba? Ngayon, ano po sabi in John chapter 10, verse 10? Pwede po ba natin basahin sabay-sabay? Want to ready begin. I came so that my sheep will have life and everything that they need. And I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for his sheep. Tayo po yung kinoconsidered. Tayo daw po yung ship na ito. Naparito daw po ang Panginoong Jesus more than 2,000 years ago to give us what? To give us life. And to give everything that we need. At hindi lang po natatapos doon, ha? Kinonsider ni Lord, sinabi niya, I am the good shepherd. And because I am the good shepherd, sabi ni Lord, He will give His life. Hindi lang niya sasabihin sa iyo na may pakialam siya sa iyo. And because of that care and compassion, sasabihin ni Lord sa iyo, may gagawin ako para maramdaman mo yung care and compassion ko para sa'yo. Amen po ba? Now, papaano po tinitreat ni Jesus Christ yung kanyang mga tupa? Number one, pag-usapan po natin. How does Jesus treat His sheep? Number one, if you bring Him your hurts, Jesus shows you compassion. Kung dumarating sa time na meron tayong dinideal na pains and hurts sa ating pong mga buhay bilang mga sheep, totoo po ba? Jesus Himself will give us
this compassion. Ano po sabi? In Matthew chapter 9, verse 36, sabi po salita ng Panginoon, when Jesus saw the crowds, His heart was filled with, ano po yung word? Compassion. Nakasabi nga po natin? Compassion for them. For they were hurting and did not know where to get help. Hindi nila alam kung saan sila hihingi ng tulong kapag sila'y nasasaktan. Ano po sabi? Because they were like sheep without a shepherd. Ano po sabi doon? Every time na darating sa point ng ating mga buhay, ng isang tao ay masasaktan, sabi doon, no? Jesus is filled with compassion. Hindi ito yung compassion na nakisimpatsa lang po sa atin, na hindi ito yung compassion na, yan ba yung nararamdaman mo ngayon? Kaya mo yan. Di ba may ganun po, no? Kaya mo yan. Nasasaktan ka ngayon? Sige lang. Go lang. Fight, fight, fight. Ganun eh, no? Hindi po. Itong compassion na pinag-uusapan natin dito is compassion na hindi lang hanggang salita, pero magtutulak sa'yo. Yung nararamdaman mong compassion, yung nararamdaman mo para doon sa tao, yung magtutulak sa'yo para may gawin ka doon sa tao na yun at mawala ang kanyang hurt. So sinasabi po dito ng Panginoong Jesus, like sheep, sabi ko nga po sa inyo, may mga pagkakataon sa buhay natin para po tayong tupa na hindi natin alam kung anong gagawin natin sa ating mga buhay. Totoo po ba yun? Kaya nga may mga times na sasaktan tayo. May mga times na may mga pain sa ating mga buhay. And whenever pain comes, whenever hurt comes, sabi ni Lord, gagawin ko ang lahat, mawala lang yung hurts mo. Iyan po yung malinaw, sinabi sa salita ng Panginoon eh. Even if by means dying on the cross, which is ginawa ng Panginoon, hindi lang na sinabi sa iyo na mahal ka niya. Sinabi niya sa iyo, nak, mahal kita, may compassion ako para sa iyo. Yang nararamdaman mo sakit na yan, yang nararamdaman mong pain na yan, ang magtutulak sa aking mamatay sa krus ng Kalbaryo para maramdaman mo na meron akong care and compassion para sa iyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. That is compassion. Gagawin ko ang lahat. Mawala lang yung sakit na nararamdaman mo. Dahil sabi po sa salita ng Panginoon in Matthew chapter 20, verse 28, sabi po ng Panginoong Jesus, I came here not to be served, but to serve others and to give my life as a ransom for many. Naparito po ang Panginoong Jesus. Alam niya, malinaw sa kanya ang kanyang layunin na hindi mapaglingkuran. Pero ang layunin, para maiparamdam sa bawat isa sa atin, yung care and compassion. Ano po yung pangalawa? Paano po tinitreat ng Panginoon ang kanyang mga tupa? Pangalawa, of course, if you choose to follow Him, Jesus will lead you in the right direction. Kung pipiliin natin. Again, sheep are defenseless. And today, nowadays, may mga kanya-kanya po tayong desisyon na ginagawa sa buhay, whether big or small. But today, sinasabi ng Panginoon, if you choose to follow Him, si Lord ang mag-guide po sa atin. He will use that staff to guide us, to protect us. The rod will protect us and will lead us in the right direction. Bakit? Tingin po kayo sa akin, totoo po ba? May mga times na naliligaw tayo ng landas. Totoo po ba yun? Dumating na po ba kayo sa punta ng buhay ninyo? Na nawala tayo sa direksyon ng buhay? Yung kumbaga parang akala mo nakakabuti sa'yo, pero nung gulat ka na lang isang araw, napalya na lahat-lahat hanggang sa hindi mo na alam kung saan mo papupulutin ang sarili mo, hindi mo alam paano ka makakabangon. Pero good news, sabi po salita ng Panginoon, in Psalms 23 verse 3, He leads me in the right paths for His name's sake. If only we will allow Him na mag-lead ng ating mga buhay. Kasi hanggat hindi natin pinipili na sumunod sa Kanya, then we're not allowing God to lead our lives. Hanggat nasusunod pa rin po tayo sa gusto natin mangyari sa ating mga buhay, mga magulang, mga kapatid, God cannot use this rod and staff to guide us, to comfort us. But if we allow Him, if we choose to follow Him, si Lord ang magli-lead sa atin in the right direction. Ano po sabi in John chapter 10, verse 4? The good shepherd, sabi ng Panginoon, walks ahead of the sheep and they follow him for they recognize his, ano po sabi? Voice. So ibig sabihin, yung shepherd daw po pala yung laging nangunguna sa sheep. Hindi ang sheep ang nangunguna sa shepherd, pero ang shepherd ang nangunguna sa kanyang tupa. Wala kang makikita
na defenseless nga, hindi niya nga alam kung saan siya pupunta eh. Kailangan niya yung shepherd. Well, in fact, kailangan, of course, makikita natin na the fact that the shepherd is leading the way, kailangan sumunod lang, ang gagawin lang ng sheep, ay sumunod sa kanyang shepherd. So, ibig sabihin, mga magulang, mga kapatid, ibig sabihin po nito, may mga pagkakataon sa buhay po natin na may sadyang gusto tayong gawin sa ating mga buhay. But if we want to go in that right direction, follow God. Sabi mo sa atin mo, follow God. Huwag nating pangunahan si Lord. Naniniwala po ba kayo, may the best plan naman talaga si Lord sa bawat isa sa atin. Sabi nga, di ba, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Eh bakit ganun, Pastora? Kung may plan naman talaga para sa akin si Lord, eh bakit ako nasasaktan? Eh bakit dumarating yung time na kinakailangan ko mapahamak and all? Tanungin natin ulit ang sarili natin. Are you still following God? Are you letting Him guide you? Are you letting the rod and the staff comfort you and lead you in the right direction? Hello po, mga magulang, mga kapatid, nandiyan po ba tayo? Not all the times, ulitin ko po ulit, no? Ang ating buhay at ang ating relasyon sa Panginoon ay smooth sailing journey. Dahil may mga times feeling natin mas marunong tayo sa Diyos at mas alam natin yung ginagawa natin kaysa sa ginagawa ng Diyos. At feeling natin the best ang ginagawa natin ngayon, strategiya. Totoo naman talaga, we wander off. Nawawala tayo sa direksyon. At yun na nga, pangatlo, eto na. Which is mangyayari sa atin, there will be times, pangatlo, if you get confused and wander off, here's the good news. Jesus finds and brings you back. At dito po ako magpo-focus. Why? Ang ganda ng plano ng Diyos sa atin. Kaya lang, talaga namang, may sadyang pagkakataon that we choose the latter part. At may mga times, pinipili natin na sundin ang gusto nating mangyari sa ating mga buhay. Totoo po ba yun? Sometimes, we get out of track. Sometimes, hindi natin alam at nawawala din tayo sa sirkulasyon. Totoo po ba yun? Naranasan niyo po ba yun, mga magulat, mga kapatid? Yung nalayo tayo sa presensya ni Lord? Yung nalayo tayo sa journey natin sa Panginoon? At sabi po doon, no, ano po ginagawa ng shepherd? Ano po ginagawa ni Lord? Kapag meron daw pong isang nawala. Dignan nga po natin in Matthew chapter 18, verse 12. Sabi po dyan, if a shepherd has 100 sheep, sabi doon, no, isang daan na tupa, and one wanders away and is lost, won't he leave the 99 safe sheep to go search for the lost one? Imaginin mo, meron namang 100 na tupa. Pwede na yun. Pwede na po ba yun? Tapos may isa lang na mawala. Eh, meron ka pa namang 99 eh. Majority ka pa rin, di ba? Tama po ba? Kaya lang, hindi ganun ang shepherd. Ang shepherd, ang gagawin niya, kahit na may 99 pa, pero kapag isa ang nawala, mag-aalala siya at hahanapin niya. Hahanap-hanapin niya yung isang nawala at ibabalik niya muli sa safe place. Hindi siya mapapakali hanggat hindi nakakabalik tong isang shepherd na to. Kasi isang sheep na to. Kasi bakit? Alam ng shepherd eh, mapapahamak tong sheep na to. Hindi ko hahayaang patagalin ko na mag-explore hanggang sa malagi sa bingit ng kapahamakan itong sheep na to. Alam na shepherd eh, na defenseless yung sheep. Hindi niya alam kung saan siya tutungo. Pwedeng naglalakad lang siya, pero hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kailangan ng sheep yung shepherd. At alam na shepherd yun. Kaya ang gagawin na shepherd, kahit pa 99 ang matira. Pero dahil alam na shepherd na nasa safe place, safe and secured area, itong 99 na ito, lalabas. At hahanapin ng shepherd yung sheep na yun. Muli lang maibalik sa secured and safe place. Amen po ba? There are times, aminin naman natin sa hindi, we can be that one sheep na yun na nawawala. Yung iba, sabi nila, nawawala. Yung iba, nagwawala. Bakit? Because they choose that.
pinili kong magwala. Pinili ko nalakaran to. Kasi somehow, nasa isip po natin, iniisip natin na, Lord, pwede ba minsan lang? Isa lang. Masunod yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Maybe for some of us, nasa isip natin, Lord, all this time eh. Nagtiwala ako sa'yo. Kaya lang, bakit parang kailan nagtiwala ako sa'yo? Parang everything is just falling apart. But Lord, sige nga, bakit hindi naman ngayong oras na to? Ako naman, hanggang sa lumayo tayo sa Panginoon, hindi natin namamalayan, lumayo tayo sa presensya ng Diyos, we choose the latter part. We choose to do what we want to do in life. Pero alam mo, sabi ni Lord, nak, kung dumating man yung time na malayo ka, a safe and secured area, and that is in the presence of God, here's the good news. Jesus will find you and will bring you back into the presence of God. Jesus will keep on searching for you until one day makita ng Diyos na hindi ka para dyan. Bumalik ka sa safe area mo. Because every sheep matters to God. Isa lang ang mawala. Sabi ni Lord, na hahanap-hanapin kita hanggang sa muli ka makabalik. Hahanap-hanapin kita kung may mga times na hindi mo na alam kung paano pa magiging dahilan paano ka makabalik sa akin. Nak, ako ang maghahanap sa iyo at ako ang magbabalik sa iyo. And I wanna tell you, Light Church family, you matter to God. Mahalaga ka sa harapan ng Diyos. At sino po dito naniniwala? It even says in Luke chapter 19 verse 10, I came to seek and to save who are lost. And I tell you po, mga magulan, mga kapatid, we are lost without God. Di natin kaya. Ginawa natin eh. We've been there. At kung wala ang Diyos, kung wala ang presensya ng Panginoon, alam natin yung pakiramdam. Totoo po ba, mga magulat, mga kapatid? Yung walang presensya ng Panginoon, ang hirap. Walang kapayapaan, walang pag-asa. You don't know, hindi mo alam kung saan ka lalapit. And sabi po in Isaiah chapter 53 verse 6, even says in the Bible, we're all like sheep who have wandered off. Pag sinabi pong wandered off, sinerge ko po yan. Ibig sabihin po pala yan sa Tagalog. Sinerge ko po talaga, alam niyo po kung ano ibig sabihin. Tanong niyo po kung ano. Gumagala. Sinerge ko po talaga, bakit gumagala? Yung po pala, totoo naman, no? Ang tao hilig gumala. Hiling mag-explore. At hanggang hindi nakikita yung magpapasatisfy sa kanya, pilit at pilit niyang hahanapin yung bagay ng mga... Nahanapin niya sa mundong ito hanggang sa mapunan siya, hanggang sa mamaya ng konti yung nagpapapunan sa kanya, nawala, hanggang sa maghahanap ulit siya na magpapasatisfy sa kanya. Ganun po tayo eh. We have gotten lost. Ang sabi po dyan, we've all done our own thing. Ginawa natin yung sarili natin kaparaanan. We've gone our own way. And God has piled all our sins, everything we've done wrong. Pero kahit malayo tayo, sabi sa Bible, patong-patong man yung kasalanan na gawa natin. Sa tao, hindi na tayo kayang tanggapin eh. Totoo po ba yun? Maliit nga lang na kasalanan na gawa mo sa tao. Hirap kang patawanan, hirap na maging ng tiwala. Pero kay Lord, nagpatong-patong na kasalanan mo, lumayo ka pa kay Lord, si Lord pa rin ang maghahanap sa'yo. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Amen po ba? At yun yung mga pagkakamali na yun, mga pagkakasala na yun, pagpatong-patongin mo man lahat, sabi doon, no, pile mo man lahat na yan, papasanin ng Diyos. Surrender mo lang ang buhay mo sa Kanya. At may mga times po, no, there were times na naging ganito po ako along the journey of my life. And I will tell you honestly, if I will be transparent to you, ang buhay ko po hindi naging smooth sailing journey ng aking paglilingkod sa Panginoon. There were times na I choose not to listen. I choose not to obey. Even yung mga taong nilagay po sa akin ng Panginoon, thinking na kung ano yung ginagawa ko, tama para sa akin. I choose the latter part. Pinili ko lumayo. Kahit na, alam mo yun, sabi ko sa Lord, Lord, total naman. All these years, nasa ministry naman ako. Lord, all these years, nasa simbahan naman ako, maati naman ako. Lord, pwede ba ngayon lang? Masunod naman yung gusto kong gawin sa buhay ko. Masunod yung gusto ko lang. Hindi yung ididikta ng mga tao na sa paligid ko, hindi didikta ng kusino pa man. Lord, ako lang. Gusto ko lang matry. So I choose not to listen. Alam niyo po, hanggang hindi ko namamalayan, nawala na pala ako.
Kasi hindi namamalayan. Dumating ako sa point ng buhay ko noon na wala po ako sa ministry. Nawala po ako sa paglilingkod ko sa Panginoon, sa sirkulasyon ng paglilingkod ko sa Panginoon. Yung imagine mo, nasa top ka na ng paglilingkod mo sa Lord. Kala ng tao, wala kang pinagdadaanan ng time na yun. Pero nung time po na yun, I choose the latter part. I choose to disobey God. I choose to disobey the people that God has given me. Ginawa ko po, nangyari, nandun na po ako nun, ha? Hanggang sa dumating yung time, pak! I failed. I fall. Lagapak talaga, naranasan ko po yung lagapak. Hanggang sa dumating yung time, because of what I've chosen that part and that path, nilakaran ko. Shortcut eh. Totoo po ba? Pag shortcut, madalas sa shortcut eh, napapahamak po tayo. Totoo po ba doon? At sa shortcut po na yun, maniwala po kayo sa akin, minsan, imbes na mapadali ang ating lakad, mas mapabilis, mas lalo napapadali ang buhay ng tao. Alam ko po noon, pumunta po kami ng Baler, kasama ko po noon sila Coach Francis, sila Coach Jerome, mission team, papunta po kami ng Baler po noon. Sabi nung nagda-drive, sabi po ng tito ko, dito tayo daan, shortcut to eh. Ano niyo po? Eh, mahaba po kasi yung biyahe ng papuntang from Bulacan, papunta ng Baler. So, ginawa po namin, dumaan po kami doon sa may shortcut. Now, take note, yung shortcut po ah. Kala namin, mapapadali kami, papunta po doon sa Baler. Yung pala, mas mapapadali pa ata buhay namin. Alam niyo po kung bakit? Ano po kung bakit? Yung dinadaanan po namin na shortcut, tumingin ka lang po na gano'n, nasa, ano na po, sa bangin na. Sabi ko, Lord, ano ba to? Ano ba to pinasukan namin, Lord? Iba pala ka pag shortcut, Lord. Hindi pala kami sigurado. Alam niyo po, paglabas namin na shortcut, titinginan sa amin yung mga tao. Sabi nila, bakit kayo dumaan doon? Walang dumadaan doon. Bakit kayo lang namumukutangi dumaan doon sa shortcut na yon? Sabi ko, Lord, ano, iba pala? Ang tao madalas gusto shortcut. Gustong mapadali, gustong umasenso ka agad, gustong magkaroon ng maranasan ka agad yung gusto nila maranasan. And I choose that way. I chose the shortcut way. Madali ako. Hanggang sa kamamadali ko, nag-failed ako. At alam niyo po, hanggang sa hindi ko namamalay, nakita ko na lang yung sarili ko dahil sa kagagawang ko din naman na hindi pagsunod sa Panginoon. Alam niyo po, nakita ko na lang yung sarili ko na hirap na akong bumangon. Nasa ministry na po ako noon, tapos nawala ako, parang feeling ko, Lord, parang ang hirap atang bumalik ha. Gustuhin ko ang bumalik para parang nasira ko yung tiwala ng mga tao na sa paligid ko. Alam po ng ilan yan? Nasira yung tiwala, nasira yung trust. Hirap akong i-gain yung respeto ng mga tao na sa paligid ko during that time because I failed. I failed as a leader. I failed as a Christian. I failed even as a pastor. Sabi ko, Lord, saan ko pupulutin ang sarili ko hanggang sa di ko, alam niyo po, nakita ko na lang yung sarili ko, ang dali ko na ma-offend. Konting salita lang, dahil nga, I choose that latter part, I already failed. Ang dali na palang ma-offend ng tao, no? Nag-fail na po ako noon, ang dali ko po mag-walk out. Konting salita lang, nag-walk out po kaagad ako. Maniwala po kayo sa akin. Konting conflict lang, dahil ang daming conflict na hindi nasa-settle. Nag-walk out po ako hanggang hindi ko namamalayan. Abot ako po yung sarili ko. Nasa rooftop po ako ng isang mall sa Fairview. Iyak, wala po kayo ibang ginagawa, kundi iyak ng iyak. Sabi ko sa sarili ko, hanggang sa napagtanto ko, Lord, bakit naging ganito? Bakit umabot ako sa point na ganito? Bakit ako umabot sa point na kailangan ko pang maranasan to para lang matuto ako? And Lord, alam mo, sabi ko sa Panginoon, Lord, kung kinakailangan, nagamitan mo ako ng rod and ng staff para muli ako maibalik sa'yo dahil nahihirapan akong ibalik yung sarili ko sa'yo. Lord, ituwid mo po ako. Kung kinakailangan may tanggalin ka sa buhay ko, putulin sa buhay ko para ma-realize ko na gusto mo akong ituwid at mahal na mahal mo ako. Lord, let it be. Let it happen. At alam niyo po, doon sa pagkakataon po na yon, nakita ko at naramdaman ko na nasa panahon na nagwawala ako, dun po ako nahanap at hinanap at binalik ng Panginoon. Few years after, alam niyo po, ang bilis ng panahon, kung babalikan ko po yung panahon na yun, sabi ko, Lord, salamat. Kung hindi mo ako natagpuan, saan pa kaya ako pupulutin ngayong oras na ito? At kung hindi dahil sa rod and staff na ginamit po sa akin ng Panginoon, His guidance, His guard, His protection, His guidance, His care and compassion in my life, wala pong Pastora Meliza nakatayo sa inyong harapan.
I want to tell you, each and every one of you, if you are that person like a sheep who has wandered off, nawala, or nagwawala, gusto ko pong sabihin sa bawat isa po sa atin na hindi pa po tapos ang Diyos sa buhay mo. If you're finding yourself wanting to be back in the presence of God, ito po pang-apat. Dahil darating sa point ng isang tao, we will all fail. We will fail at some point in our lives. Pang-apat, but if you fail, and if you fall, Jesus will rescue you and recover you. Nag-fail ka man, nadapa ka, si Lord ang magre-rescue sa'yo at magbabalik sa'yo kung saan ka dapat at kung saan ka niya talaga tinawag. Kasi the more na lumalayo tayo kay Lord, danger can easily happen in our lives. Pero sino dito naniniwala? Hindi natatapos ang lahat doon. Sabi ni Lord na, hindi ka dyan eh. Hindi ka dyan. Masyado ka na nag-stay dyan. Masyado ka na nagli-linger dyan. Hindi ka para dyan. Nak, you are safe and you are secured back in the presence of God. And today, if you're in pain, if you are this sheep who has wandered off, mga magulang, mga kapatid, don't go through it alone. Go to Jesus because He will rescue you and He will recover each and every one of you. Ulitin ko po ulit, if you are in pain and if you are like this sheep who has wandered off, nakalagay sa slide po natin, don't go through it alone, but go to Jesus because He will rescue you and He will recover you. Amen po ba? If you choose to, kung gugustuhin natin, tandaan natin, hindi tayo pipilitin ni Lord. Kung ayaw natin bumalik, hindi mamimilit si Lord. But today, kung sabi mo, nasabi mo sa sarili mo, Lord, enough is enough. Masyado na ako naglinger, Panginoon, ng malayo sa'yo. Ang hirap ng malayo sa'yo, Lord. Sino dito aaminin yun? Ang hirap mapalayo kay Lord. Naranasan na natin yun eh. But today, point five, if you trust Him to save you, Jesus will keep you safe and He will save you because it is the Savior's job to keep you safe. Trabaho ng ating nakapagligtas, ipanatinihing ligtas ang kanyang mga tupa. Mukha mang nalulunod kagaya ni Peter, Lord, nalulunod ako. But I trust you, Lord, ligtas mo po ako. Si Lord, sa gitna ng dagat, ng alon, pinagdadaanan natin, nalayo tayo, nalubog tayo, iaahon tayo ni Lord eh. Kung magtitiwala tayo sa Kanya. Who among you believe here that God is searching for you? If you're here today, maaring tagalan natin nawala kay Lord, pwedeng nandito ako sa loob ng church. Ako, pwedeng nasa loob ng church. Pero ang layo na ng puso mo kay Lord, kapatid, I wanna tell you, Jesus is looking and He is searching for you today. At sinasabi ni Lord sa'yo na, balik ka na. Bumalik ka na. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo ngayong umaga po ito? We need this rod and staff. Sabi doon, Lord, your rod and your staff, they comfort me. It will comfort us. Kahit yung pagtutuwid na gagawin ng Diyos at ginagawa ng Diyos sa buhay mo ngayon, hindi mo gusto. Yung pagdidisiplina na ginagawa sa atin ni Lord para muli lang tayo maituwid at maayos ang buhay natin. Sabi ni Lord, nak, walang may gusto niyan. Walang may gusto ng disiplina. Pero sabi ni Lord, nak, magbibigay yan ng comfort sa iyo after ng pagtutuwid na binibigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? So we all close our eyes right now and bow down our heads. Hallelujah, Jesus. Lord, your word is very clear in our hearts and in our lives right now. Kapatid, kung nandito ka man ngayong oras na ito, ngayong umaga na ito, without minding the person next to you right now, ikaw lang at ang Panginoon. Maari ngayon, madami tayo sa lugar na ito, sa sanctuary na ito. Maari na sa online ka man ngayon. Pero kapatid, right now, while all eyes are closed and all heads are bowed down, just like in the verse, if there were 100 ships, pero isa lang doon ang mawala, sabi ni Lord, hanapin niyo yung isang nawala ngayon.
hanapin niya. Hindi niya hahayaang tumagal siya sa kapahamakan. Alam ng shepherd na mapapahamak ang yung isang tupa na yun. Sabi ni Lord, Nak, 99 man ang matira, pero kung may isa mang mawala, hahanap-hanapin ko yung isang nawala na yon at imuli siyang ibabalik back to the safe place. Yung kapatid, hindi ko alam kung ano naging journey mo sa Panginoon ngayong umaga na ito. Hindi ko alam kung ano naging klase ng lakad mo sa Panginoon. But today, pwede bang ilagay natin yung sarili natin just like in the place na para kang nawawala? Kung merong pagkakataon sa buhay mo, na feeling mo, o naranasan mo, maaaring nawala ka sa isang mall, nawala ka sa isang lugar, maaaring nung bata ka, can you just remember that moment? When was the last time where you felt lost? When was the last moment na naramdaman mo? Even sa lakad mo sa Panginoon, feeling mo parang ang layo-layo mo sa Panginoon. Parang you've done your part, you've done your own thing. Ginawa mo yung sarili mong kaparaanan, ginawa mo yung sarili mong gusto. Right now, alalahanin mo yung moment na yun, kapatid. Hallelujah, I want you to be in that place right now. Where nasabi mo sa sarili mo, Lord, gusto kong gawin yung gusto ko ngayon. I want you to be in that place right now. Hallelujah, just be in that place. Just be in that place right now. Habang nakapikit po tayo, nakayuko. Hallelujah, hallelujah. And in that place where you are lost right now, habang nakapikit ka, gusto ko sabihin sa iyo na hinahanap ka ng Panginoon. God is searching for you. Your shepherd is searching for you. Sabi ni Lord, masyado ka nang nagtagal dyan. Balik ka na. Balik ka na, halika na. Halika na, balik ka na. Maaaring nandyan ka sa lost moment mo ngayon, hindi mo alam paano ka makabalik sa presensya ng Panginoon. May mga ilan sa atin, parang Lord, parang feeling ko layo-layo ko sa iyo, kapatid. Hallelujah, hallelujah. Maybe there are some points in our lives na gusto lang natin gawin yung gusto natin gawin sa buhay natin. Hallelujah, dumating na sa point na parang nanigas na yung puso natin, namanida yung puso natin. Hindi na natin alam kung ano yung tama at mali. Sabi ni Lord, Nak, you need that rod. You need the staff right now. It will comfort you. It will comfort you. Hallelujah, it will protect you. Hallelujah, to distinguish what is right and what is wrong right now. Hallelujah, sinasabi sa iyo ng Panginoon ngayong hapon na ito, ngayong umaga na ito, Nak, hallelujah, I am searching for you. I am looking for you for the longest time. And right now, sinasabi ng Panginoon, ngayon na nahanap na kita, sinasabi ni Lord sa iyo, will you come with me right now? Will you come with me? Gusto mo bang bumalik kasama ako? Inaaya ka ng Panginoon ngayon. Ina-invite ka ni Lord ngayong umaga na ito. Will you accept that invitation to go back right now together with Him? Nak, hallelujah, hindi ko pinapangako magiging smooth ang pagdadaanan mo. Magpe-fail ka sa buhay na ito. May mga time magpe-fail ka sa commitment mo. But sabi ni Lord, let me guide you. Let me use that rod and that staff to comfort you right now. If that is your prayer, kung desire ng puso mo ito sa Panginoon, if you're accepting the invitation of God right now to comfort you, to guide you along the way, lift up your hands to God right now as high as you can. Hallelujah. Today, receive the comfort of God right now, wherever you are, wherever you are. Sabi ni Lord, Nak, balik na, bumalik ka na. Hallelujah. Masyado ka ng matagal na nag-wonder, masyado ka ng matagal na nag-explore. Hallelujah. Ginawa mo na yung kaparaanan mo, ginawa mo na yung way mo, pero sabi ni Lord, Nak, mas the best ang plano ko para sa'yo. Hallelujah. I don't want you to be hurt. Ayoko mapahama ka. Let God guide you. Let His rod and staff comfort you, protect you today. Hallelujah, hallelujah. Wherever you are, habang nakataas ang ating mga kamay sa Panginoon, receive His comfort right now. Receive His comfort right now. Hallelujah. Saramahan, darabarabarabarama. Shikiyaramahan, darabarabarabarama.
na natagpuan ka na ng iyong shepherd. Natagpuan ka ng Panginoon. Sabi ni Lord sa'yo na, dito ka na lang. Ka nang aalis dito. Dito ka lang. Mahirap malayo. Mahirap malayo na ka nang lumayo. Ayoko nang nakikita kang nasasaktan dahil sa paglayo mo. Sabi ni Lord sa'yo na, dito ka lang. Dito ka lang. Dumaan man sa bagyo at problema, pero kapag nandito ka sa presensya ng Panginoon, panatag ka, kapatid. Sabi ni Lord sa'yo na, dito ka lang. Stay, stay, stay in His presence. God is welcoming you again. Sinasabi sa'yo ng Panginoon na, welcome back. Welcome back. Maybe you have been inside the church for the longest time, but your hearts are away from God. Sinasabi pa rin sa'yo ng Panginoon na, welcome back. Welcome back in the presence of God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Receive His love right now. Receive His comfort right now. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Sing, I know that you are for me, God. I know that you are for me. I know that you are for me. I know that you will ever save me in my weaknesses. I know that you have come down, even if to hurt upon my heart. To remind me who you are. Thank God right now. Pasalamatan natin ang Panginoon. Ngayong oras po na ito, kung wala ang kanyang presensya, kung wala ang kanyang protection, hallelujah, we are lost without Him. Thank the Lord right now for His guidance. Thank the Lord. Lord, may mga pagkakataon din namin ginugusto yung mga nangyayari sa aming mga buhay, but Lord, thank you for reminding us. Thank you for protecting us, oh God. Thank you for showing us the compassion. Thank you for carrying us. Thank you, God, for loving us, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. Come on, just thank the Lord right now. Thank the Lord, not just family. We thank you, we thank you, we thank you, God. We thank you, God. Oh, hallelujah, we will continue to depend upon you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. And today, let us receive the prayer of blessing. The Lord bless you and keep you. May His face shine upon you. The Lord bless the work of your hands. The Lord prosper you. The Lord send you this rod and staff to comfort you. The Lord give you the right people. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Let's continue to celebrate His goodness today. Amen. God is good, amen, church. I can hear you. God is good, amen, church. Amen. Come on, let's bow our heads to the Lord today, and let's celebrate for His goodness. We thank you, Jesus. From the top.
forever. And all the world will know his name. And everyone together sing the song of the redeemed. Come on! I know that my Redeemer lives, and I will stand on what he did. He's my Savior. The King has come from heaven, and darkness trembles at his name. Victory forever is the song of the redeemed. Come on! I know that my Redeemer lives, and I will stand on what he did. My Savior is alive! Today. Come on, when was the last time that you actually clapped your hands to the Lord? Come on. Come on, let's all clap our hands to the Lord as we declare that He lives and He reigns forever. Come on, church. My Savior lives. Come on, lift your voice. My Savior. Let's try. Let's lift it up. My Savior. You live. Say, my Savior. Jesus, You are the only way. He's my Savior. Sing. My Savior. Yeah. Hey, yes, I know that my Redeemer lives, and now we stand on what He did. He's my Savior lives. And just the voices today, come on, church, every day. Every day is a brand new chance to say, Jesus, You are the only way, my Savior, my Savior lives, my Savior lives, my Savior lives, and it's all jumping up, my Savior lives. Oh, thank You, Jesus, we praise Your name. Hallelujah, come on, give Him a shout of praise in this place. Hallelujah. Amen. Have a blessed week ahead, church. See you next Sunday. God bless. Thank you for worshiping with us. See you next Sunday and shine for Jesus.